Hello guys, si Marlon ni sa Access FX Trading. Magtutulo ko kung unsa ang Forex, gikan sa basic padong advanced learning nga libre. Kung ganahan ka sa ngining-aning ang klaseng ang content nga video, i-click ang like ug mag-subscribe sa channel, pati pod mag-follow sa Facebook page para makasayad mo sa mga ipang-upload na mo na mga video sa mga muabot. I-click ang notification bell. Daghang salamat og nagdahom ko na mahimo mong pro trader uban ang Access FX Trading. Og ato na ta sa video. Hello guys, si Marlon ni usab sa Access FX Trading. Ipakita lang ako, i-demonstrate lang ako kung unsaon ako pagsulod sa market yung gamit ang signals. So kung nakita ninyo kaniya tong signal kana as I said sa previous video, diri ang endpoint, diri ni ang reversal, ang katong short mo na ni ang sa long, okay? So gyon sa nako siya pagsulod sa market, okay? So pag once makita na kog signal tong sell or tong super beast sell or long, so ang way na ko na pag mosulod ako ani is magpaabot pa ko og confirmation. So ang confirmation ani is kaya akong ginagamit ang indicator, ang RSI. Zoom in lang natin. So una, diri man ni siya una ni buhat og signal diri sa kaninga area. So nayo na siya sa zone sa overbought according sa RSI nga 14. So na siya diri. So nana siya ay potential nga sell. So wala pa ko nag-sell ana nga panahon. Ang gibuhat na ko is nagpaabot pa ko confirmation. Ang ginagamit ako confirmation is ang candle. So kani siya. So diri na siya na part. Nagbuhat na siya og signal diri. Nagpaabot pa kong 2 ka oras o sa ikatulo para mahuman ng isa ka candle. Kaya always, pag ang confirmation nako is always ang close nga candle. Dili ka ng open nga magdagandagan pa siya. Kanagang close nga candle, good. So, dili ang nahitabo, ang dili nga part na siya ay sell signal, nahitabo. O nagpaabot pa ko dili, nga ninaog na gid siya na o potential na gid siya nga sell. Nagpaabot pa ko sa ikatulo. So, ni-green siya, ni saka pa siya na time. Pero ninaog siya closing sa pagka-close ani nga market, pula na siya. So, nagpaabot ko ani, so nag-sell na ko ani kaninga time, mo ani siya. So, ang nahitabo nag-retrace siya. Imbis na ninaog siya diretso, nag-retrace siya. So, nisaka siya usab. Pag saka niya usab, nagbuhat na siya bag-ong signal. So, mo ani siya. So, since nisaka siya, na-pill din ako diri. Pill din ako mga 97 pips na. So, napildi ko. So, pag sa kaniya, dira, ninaog na po siya. Ni-action na siya naog. So, nagpaabot na po ko confirmation. So, kung makita ninyo dira, muna siya, oversold, overbought na po siya na area. So, potentially is pag mag-overbought man, yun, dili magiging na siya all the way na muna naog. Muna nang ningana ganyan ang market. So, ang nitabo is, pag overbought niya, nagpundura siya sa taas. Muna nitabo dira, o wala pa siya ninaog. So, nahitabo ato na time is, nagpundo pa siya sa taas, yan, na-pill din ako dito na time. So, pag-abot na niya sa pinap-peak niya or ang pivot point niya na ganyan is, ninaog na po siya. So, gitanaon ako siyang RSI dito, o dito po sa OBV, nana po siya sa part nga, taas na ganyan siya kayo. So, nagit siya potential na basing, munao na siya kaninga time. So, katong paggawas na niya siya sa signal, nagpaabot na po kong 2 ka oras, maninikatulo. So nagpaabot kong 2 ka oras para ma-close na niya. Pag-close na niya ni naog na siya. Sa pagnaog niya ni action na po siya saka. Okay? Pag human siya close niya, ni naog siya, pero siya kasi usab. Pag saka niya siya usab, dito na siya nabuhat og sell signal. So pag sell signal niya, nag-position ako siya sell. Okay? So ang confirmation ako is duha. Una, tanawon ako ning RSI. Ikaduha, kani sila, kani mga indicator. So, nana siya sa overbought na zone. Nana siya possible nga munaog na gid siya. So, paghaman, ligawas ang signal, ang super beast na signal na potential sell na siya. So, nahitabo ni, nag-sell na ko diri nga part, pero ang kaningatan candle, nisaka pa siya. So, medyo nag-goal na po ko diri nga part. Kay basing, chances is, ang pagka-overbought is magdugay pa na siyang pila ka-adlaw. Pero ang hitabo, wala na siya nag-overbought, so ninaog na siya. So, mana, dira ako nakita ninyo na kuduha ka position nga sell. So, profiting na siya nga position kana sila doha. So, nagpaabot ako basing,
mga sunod na adlaw, basing mo naog pa na siya all the way, or pila pa naka-adlaw, mo naog pa na siya, gikan sa, kaya pwede potential nga, mo naog pa na siya maayo, para natabo itong niaging simana, basing naog pa siya. For example lang, kung mo naog pa na siya maayo, since na ako diri, potential nga makakuha ko siguro mga 400 kung ang zone moabot tapos siya diri. Mga potential na siya, mga forecast na siya, pero dili pa na siya sure kung maubagin na may tabo. Sa karon, since wala ang market karon, di pa nagdaga, wala pa nagdagan, so dira pa na siya nagpugong, so na pa siya potential nga basing munaog pa or mo retrace. Okay, pero sa karon, ding ana ang way nako para magsulod sa market, okay? So, mani siyang pamaagi na ako pang musulod sa market. So, ato na ba ito sa pikas? So, okay. So, kadiri po guys, kani ang losing na ako na position. Good. Maragya pang gigamit na ako, same method, katong duha, ka-indicator na ako. RSI nga 14 o OBV. So, nitabuan na guys, nagbuhat na siya o signal, potential buy. Kanima panahon guys, nagbuhat na siya signal during a time. Pero ninaog na siya, ka nag-retrace siya. Ang hitabuan niya na time is, pareha na gyapon, same method na akong ibuhat, is, na siya sa oversold nga zone, so na siya diri nga part, so nagpaabot na ko diri, mga duha pa ka oras, nagbuhat na siya diri. So ni saka siya, na-action yung isyag saka, gikan diri, na-action yung saka. So, potentially, nakita man ako nga murag pasakan ni siya na padulong, so nagbuhat na ko bagong posisyon. Nga 50 na pod lahat. Medyo pildi na ako dira agad. Ano hitabo, wala na siya ni Saka og maayo, pero nag-retrace siya. Pag-retrace niya, nagbuhat naman siya bagong signal. Okay? So, one hitabo is, naghuna-una na ikaw dira na tayo na basing money ni ang pivot point na mag-reverse na gid siya. Nindutan ako mag-position siya dira, pero wala na ako nag-position. Kay, again, ang way na ako, ang pamaagi na ako pag mag-position ko or mag-trade ko, duha ra gid sa isa ka posisyon. Okay? So, kani, ang kaning gibuhat na ako, nag-buy stop ako, ana, pag once mo saka ang presyo, dira, mugana ang buy, tapos nag-tipin ako, dira. Okay? So, kani sila duha, losing position ko, as of now, kung kita ninyo mga, pildi ko og mga 79 pips, so, nitabo, ana, yung manggod is, kaya makita ninyo, nagbuhat na naman siya direct position, na naman siya sa oversold na area. Kung makita ninyo, medyo no action na pa siya saka. Pero during area, katong time nga nag-position ko, na naging siya sa grabe kikaubos, agad kaya volume niya, bubo na kayo, pero na siya yung potential na mo saka. So, ni saka na po siya during apart, which is nag-position ako, pero nag-retrace siya, nagbuhat na po siya bagong ang signal. So, ang ni-action, pagtanan ako diri, is ni-action na siya og saka. So, potentially, basing, by next week, magka-anam-anam na siya og saka. Okay? So, magka-anam-anam na siya. Basing, potential na siya. Dili na siya sure. Pero, kung munaog pag na siya all the way pag maayo, mapildi ganun ko mga around dako-dako na nga pips, ako na na siyang i-close. Kay, basing, napa siya puruhan na mag all the way pa na siya naog, mapildi na hinong kong samot. So, nagpaabot na lang ko, basing, sa Lunes, sa pag once ma-open ang market, basing na siya chance na mo-action na siya sa saka. Kung makita ninyo dito sa RSI, medyo padung na siya sa taas, pero hinay ang yung dagan, kaya yung volatility niya, dili kayo. Sa OBV pod, ni-action na po siya saka, pataas. Okay? So, puhon, kung pag ma-open na ang market, ma-hit na ng TP, ang potential na ako na ma-earn is, ang potential na ko ma-earn kung ma-hit ng TP is na sa 300, okay, makita niyo ni Dre. 300 kapin, 337. I-close na lang ito na. O ang kani, naka-TP na mo kung dira, pag ma-hit na, potential earn na ko is $44. Close na lang ito na siya. Yeah, ang kaning buy stop na ako na 100, potential earning po na ako kung dira is na sa $100 po. Okay? So, kung kaning market, musaka na siyag maayo, ma-hit akong TP, ang potential earning na ako diri is $500. Okay? So, potential na siya, dili na siya sure, pero kung munaog pa na siyag maayo, ako na nang tanggalon. So, ningana akong pamaagi para magsulod ko sa market o mag-enter ko trade sa market. Duha akong confirmation. Ang una is mga indicator, kani, ang ginagamit na ako, RSI, OBV. O ikaduha is ang mga candle. Okay?
So magpaabot kog mga close nga candle og dili nang open para na koy idea na nasa chance na basing mosaka na siya or munaog na. Okay? So yung anak kong pamagi, so ang akong pending na trade karon, kung makita ninyo, money ni siya tanan, -$53. So medyo taas-taas akong swap. Kaya medyo nag-long hold man ko. Okay? So mana ako mga potential na mga profit karon, okay? Kani siya, dili pa ko pildi ana tanan tungod kay na ma earning maning akong position dito sa gold which is ang sell, na. Pero pildi ko diri sa buy. Sa Euro EUD. So, na medyo dako-dako pud na siya. Pero sige lang, salig lang. Basing chances is musaka pa na siya anam-anam. As you can see diri sa indicator, nag-anam siya og saka. Unta na musaka na siya all the way. Kung dili gani mo naog pa na siya, ako na na siyang tanggalon. Og akong ikatulo pod na pamaagi na musulod ko sa market, ang gamit na ako is ang support and resistance. Ang support and resistance, medyo taas-taas niya na topic na ako laing nga video kung unsaon pagbuhat or paggamit ang support and resistance. Ibutang lang na ako ang video link sa description sa kaninga video para masabot ninyo kung unsaon pagsulod sa market gamit ang support and resistance. Okay? So, ningana akong pamaagi para masulod ko sa market gamit ang atong signal, ang Agimat Reversal o ang Supervis na signal. Ang kanisya, mo retrace ni siya, pero ang kani ang dili. So, marag kana ang akong mga basihan para masulod ko sa market. Okay? So, dire lang sa ta guys, ang guntana nasabot ninyo ang akong pamaagi para masulod ko sa market. O, dire lang sa ta guys, and have a great day. Goodbye.